guys! Welcome to our channel, Joy Ken Channel. So, ngayon guys, ang topic na naman natin ngayon, ang pag-uusapan naman natin ngayon, kasi yung nakaraang video ko guys, ang pinag-uusapan natin yung mga anak ng mga OFW. So, ang pag-uusapan naman natin ngayon guys, yung mga asawa ng mga OFW. Bakit kung itanong ninyo guys na kung bakit ko ito bakit natin pag-uusapan to guys, kasi alam nating lahat na nangyayari talaga ito sa totoong buhay, pero wala tayong pinaringgan ito at wala tayong pinatamaan, kundi nasa katang-isip lamang at based naman sa mga experience sa ibang tao, pero hindi naman talagang perfectly nga ito talaga yung nangyayari sa kanilang buhay, di ba? Pero totoo talaga na may mga tendency talaga nga na mangyayari ito sa mga pamilya ng mga OFW. Even kahit hindi naman OFW, kung yung mga nagtatrabaho lang sa malayo yung mga asawa nila, may tendency din na mangyayari ito. So, mostly kasi sa mga OFW nangyayari ito, so kayo, address na lang natin sa OFW. Pero generalize na to guys, sa mga taong ganito ang kanilang mga ginagawa. So, ang topic natin ngayon guys, tungkol sa mga asawa ng mga OFW. Bakit natin pag-usapan? Dahil may mga asawa ng mga OFW, laging nangangaway. Inaaway nila lagi ang kanilang mga asawa na andun sa ibang bansa. Kahit nagkandaro pa sa pagtatrabaho ang mga asawa nila doon, kung diits naman yung asawa nila, yung napapawisan sila ng husto, napapagod ng husto, double kill, savage, victory pa ang naranasan ng mga OFW na mga asawa nila doon sa ibang bansa. Dahil minsan hindi naman perfect yung magkakaroon sila ng mga employer na mga masasama. Mayroong mga mabuting mga employer at meron ding mga masasamang employer. So, minsan kadalasan kasi yung mga employer nila na mga babait, swerte sila doon kasi mabait ang mga employer nila. So, paswertihan lang yung mag, 'di ba, yung pumunta ka sa abroad, paswertihan lang. So, swerte sila sa mga amo nila, mga employer nila, swerte sila. Pero, mala sila sa iniwan nila. Hindi maiwan-iwan sa bahay yung asawa nila. Kasi, yung asawa, pag good sa trabaho, yung asawa naman dito sa Pinas, pag good sa kakantot sa ibang babae. Kung lalaki naman, kung ang lalaki naman ang dyan sa ibang bansa, yung asawa nila, pagod rin. Pagod sa kipaglandian sa ibang lalaki. Bakit hindi lang naman kayo magiging kontento kung anong meron kayo? Alam nyo ba kung bakit? Ang nasisira ninyo, hindi lang ang mga buhay ninyo ang sinisira ninyo. Hindi lang, kundi pati ang kinabukasan ng mga anak ninyo, sinisira ninyo eh. Pumunta sa ibang bansa ang mga asawa ninyo para mabigyan ng color ang lahat ng mga drawing na mga plano ninyo, ang drawing ninyo, mga pangarap yan. Kung magdo-drawing tayo, kailangan natin yan bigyan ng kulay. Pero ano nangyari? Nagsisakripisyo ang asawa, pumunta sa ibang bansa, nakipag sa palaran doon para kumita ng malaking halaga, para mabigyan ng kulay ang mga pangarap ninyo sa buhay. Pero anong ginagawa mo? Hindi lang umabot ng isang taon doon sa ibang bansa, mula ng pag-alis ng asawa mo, hindi umabot ng isang taon, nakipagkantutan, nakipaglandian ka sa iba. Nasaan na yung mga drawing ninyo? Di ba hindi nakulayan yung mga drawing ninyo?
Kasi, ano kay? Malandi kay. Hindi ka maiwan-iwan eh. Hindi lang yung drawing ninyo ang sinisira ninyo, kundi pati kinabukasan ng anak ninyo. Masaya ba kayo makikita ninyo na yung mga anak ninyo ba na ba yung lumaki na broken family, yung hindi kumpleto? Alam mo hindi ko naranasan yan, pero kung isa dibdib ko, kung take time to ano ba, imagine bitaw na ilagay natin ang ating sarili, ilagay natin sa mga taong nagiging broken family. Alam mo, kung mag-iimagine tayo, masakit talaga pag isa puso natin. Kaya kayo, wag kayong makipaglandian kung ang mga asawa ninyo andun sa ibang bansa. Tapos humingi pa kayo ng ano, yung asawa ninyo doon sa ibang bansa, walang kalam-alam. Kasi akala nila nagpakabait kayo. Wala kayong ginawang masama, wala kayong ginawang mali. Hindi kayo napadala sa tukso. 'Yun ang naisip eh. Kasi kumapit, alam mo kung saan kumakapit yung pamilya ninyo sa ibang bansa? Alam mo kung saan sila kumapit? Doon sila kumapit sa pagmamahal ng pamilya nila. Even yung pamilya nila, hindi sila minamahal, pero sila, kakapit sila. Minamahal nila. Kaya nga sila nagsakripisyo eh. Isakripisyo nila ang kanilang buhay, ang kanilang sariling kaligayahan. Sinasakripisyo nila, umalis sila sa ibang bansa. Pero anong ginagawa mo? Anong ginawa mo? Nagpadala ka sa tukso? O sadya bang ganyan ka na? Nadadala ka na sa tukso kahit hindi pa umalis ang asawa mo, pero hindi lang lumalantad. Yung asawa mo nagtatrabaho habang ikaw nagdala ng babae o lalaki sa pamamahay ninyo mismo. Tinadala nyo at pinakita mo pa sa mismong mga anak ninyo. So ano bang nangyari sa iyo? Wala na bang Panginoon diyan sa puso mo? Bakit ka ganyan? Huwag mong ganyanin ang mga asawa ninyo. Tagapadala ng asawa mo ng pera. Pinadalan ka ng pera para sa mga anak mo at para sa mga plano ninyo. Instead sana na yung ginamit mo ang pera para sa sugal, para sa inom, para sa pangbabae o para sa panglalaki. Hindi naman yung babae lang o lalaki lang yung magkasala pag iniwan. Marami ding mga babae nadadala sa tukso. Marami ding mga babae kumapit pa yung hindi makapagtiis. Pwede bang magdasal ka na lang? Huwag ka na lang sumama sa mga ganyan. Nagluloko ka eh. Nasisira ang pamilya mo. Tagapadala ng asawa mo, every sweldo niya, every sahod niya, pinadalan ka. Pero saan napunta ang pera? Diba doon sa barkada mo? Doon sa asawa, sa kabit, o saan? Doon sa mga asawa, doon sa mga babae o sa lalaki ninyo, doon napunta. Pinakain ninyo ang yung pera na pinadala ng asawa, instead para sana sa mga anak ninyo, sa mga plano ninyo, gusto ninyong bilhin, gusto ninyong iparepair yung bahay ninyo, pero yung bahay pag-alis ng yung asawa, ang iyong bahay malapit ng bumigay. Pag uwi, ang bahay din ninyo ganun pa rin. Kasi hindi ka nakipag-cooperate. Yung pera na pinadala ng pera mo, ginastos mo sa hindi kinakailangan. Doon napunta sa babae mo o sa lalaki mo.
tapos away-awayin mo pa. Ikaw pa yung nagkamali, ikaw pa yung matigas, at ikaw pa yung hindi marunong tumanggap ng mali. Ikaw pa yung matapang eh. Isama mo na yung kabit mo, isa ding matapang. Pinagkaisahan ninyo mga OFW eh. Dahil akala ninyo siguro na hindi malalaman. Naku, bakit naman ganun? Hindi ba kayo makukuntinto sa isa? Hindi ba kayo makatiis ng ilang taon na lang oh? Dalawang taon, tiis-tiisin nyo naman. Dalawang taon, tatlong taon, apat na taon. Kasi, yung sakripisyo nila, para din yan sa inyong lahat. Ikaw rin ang, kung lalaki ka, ikaw rin yan ang makinabang. Kasi, batugan ka. Yung mga asawa na lalaki na naiwan sa Pinas at walang trabaho, at saka siya pang yung may ganang magbisyo, batugan ka to. Alam mo ko yung anong batugan? Pulpul ka. Dapat ikaw ang magtrabaho at ikaw ang bumuhay sa pamilya mo. Bakit mo hinayaan yung asawa mo pumunta sa ibang bansa? Alam mo naman nga pag ang babae ang umalis, napakadelikado. Ikaw kasi, batugan ka, pal ka, nagtatrabaho ka sa pal. Ano yung pal? Palamunin ka. Ikaw pa yung pal, ikaw pa yung may ganang magbisyo. Walang hiya ka talaga eh. Sarap mong tirisin, taras, sarap mong tirisin. Kasi, palamunin ka pa, may gana ka pang magbisyo. Ang kapal ng mukha mo to. Ang pinapakain mo sa karingking mo mismo, pira ng asawa mong nagsakripisyo sa ibang bansa. Yung mga anak ninyo sana nakakain ng masarap, pero hindi nakakain ng masarap dahil napunta lahat sa wala doon sa bisyo mo. Kung hindi ka man ng babae, andun sa sugal mo. Andun sa bisyo mong laging naglalasing. Yan ang ano eh. Yung nakainuman mo, yun ang nakabenefits kasi nakakain sa pira na hindi naman sana dapat sa kanila. Kaya batugan ka daw, batugan.